Hello mga fellows and mga kabayan, so welcome to our vlog. Sana okay kayong lahat dyan. So, my name is Maika and for today's vlog, pag-uusapan natin ang construction boom and ang mainit-init na property market dito sa Canberra, Australia. Wow! Presel ang datingan. Talaga naman. Tatawagin natin ang ating makakasama for today. Siya ay ang Monopoly expert. Hindi siya nababankrupt sa Monopoly at marami siyang nabibiling property. Sa Monopoly lang ah. Tatawagin natin, walang iba kung hindi, si Marlon! Ayan. Welcome to our vlog! Thank you for having me. Wow! Guest speaker talaga. So Marlon, kamusta naman ang property market dito sa Canberra? Sige, balikan natin yan ng 2020. Nagkaroon ng COVID worldwide, affected din ang Australia. So maraming nawalan ng trabaho, may mga tao, may mga business, nag-close din. So ang nangyari, hesitant talaga silang bumili ng property at that time. So ang ginawa ng government, naglabas sila ng home builder grant. Dito yan sa Canberra. So iba-ibang state, iba-iba yung nilabas silang mga policy. Mga pakulo nila. Para ma-stimulate nila ang economy. So ang nangyari, $25,000 yung ibibigay sa'yo ng government. Kung magpapagawa ka or bibili ka ng bagong property, tsaka yung mga off-the-plan units and townhouses. Wow, ang laking tulong nun, no? Lalo na sa mga first home buyers. Oo, talagang mapapabili ka talaga. Papakagat ka. Ouch! So, ang next is yung stamp duty. Ano naman yung stamp duty? So, ang stamp duty, ito yung tax na babayaran mo sa government pag bumili ka ng property. So, tinanggal nila ang stamp duty. Malaking bagay yun, no? Parang ka naka-discount sa binili mong lupa. Halos mga 20,000, ganun yung mga average Depende sa bahay. Depende kasi yun sa presyo ng lupa or ng property. So, may percentage yun. Malaking bagay yun na tinanggal nila. So, talagang yun, malaking tulong yun. Malaking tulong. Tsaka talagang... Kahit hindi ka first home buyer... Wala ka pa rin stamp duty nung time na yun. Ngayon ata, wala na eh. Binalik na nila. 2021, binalik na nila. Ang isa pa, yung Reserve Bank of Australia, binaba nila ang kanilang interest rates. So, historically low daw to at the moment. So, nasa 1.something to 2% ang interest rates. Compared yan sa 3 to 5% pre-COVID times. So, kung ngayon may home loan ka, mas kokonti yung babayaran mo sa repayment mo na tinatawag nila. So dahil doon mga kabayan, talagang nagtaas yung demand sa property tsaka magpagawa ng bahay. At dahil mataas ang demand, syempre sobrang taas din yung presyo. Kaya sabi nila sa nabasa kong article, sa isang taon, 20% yung tinaas ng mga properties dito sa Canberra. Mataas yun. Pero sabi nila, nabasa ko ulit sa isang article, dahan-dahan nang bumababa yung demand. Oh, that's good. So hopefully, after a year or two, mag-stabilize na yung presyo, no? So ayun, tara, maglakad-lakad muna tayo, no? At papakita namin sa inyo kung anong meron dito sa pinakabagong suburb. Dito sa Canberra, Australia. Ayan. Samahan nyo kami mga kabayan! Let's go! So ito yung street na katabi namin. Napaka busy ng street nila. Talagang mas nauna itong mga to kaysa sa street natin, no? So ang dami talaga nagpapagawa ng bahay dito ngayon. Yan, oh. Yan still, oh. Still yung ginagawa niya. Ito, may second floor. Ginagawa din, oh. Yan, wala pa nakatira pero may katawan na.
Grabe mga kabayan, so Blockett Homes. Sikat din na builder yan dito sa Canberra. Blockett Homes. Check pa natin yung mga ibang nagpapagawa ng bahay ha. Dito naman. Yun naman, ang tawag dyan is retaining walls. Natututo na kami sa mga construction. Dati hindi namin alam yun. So sabi ng papa ko, nagulat lang yung papa ko na bakit daw stick-stick lang, balik-kahoy-kahoy. Kasi sa Philippines ata, iba yung way nila ng paggawa, talagang hollow blocks. Dito, ganyan lang oh. May bricks frame. Din naman yan after. Lalagyan naman ng bricks sa labas. Sa labas. Ito pala yung ating street. Yan, we praise God dahil nakabili rin tayo ng ating dream house. Ayan, thank you God sa blessing na ibinigay niya sa amin. Ayan, sa susunod, isi-share din namin sa inyo yung journey namin sa pagpapagawa ng bahay para makatulong din kami sa inyo sa mga informations, no? Isa pang ginagawa dito, at least maraming tao ang mga trabaho. Ay! Maraming tao ang mga trabaho. Maraming trabaho ang mga tao. Ayan o, kahit yung mga gumagawa dito, meron pa rin silang mga QR code. Tsaka stricto pa rin talaga sila. Protect yourself and your loved ones. Tsaka marami silang mga guidelines sa mga building sites. Marlon! Uy! Monopoly expert, no? Sabi mo sa steel na yan. Steel nila, no? So, Australia, isa sila sa mga highest or top exporter ng iron ore. Oh. Yung kasi yung parang ingredient sa paggawa ng mga steel. Wow! Galing ah! Expert na expert ah! Wow! Ganda oh! Ganda. Compared yan sa timber, mas mahal ang steel compared sa timber. Ayan o, kadalasan dito sa Australia, ang mga bahay ay mga single story lamang. Kasi, hindi ko alam kung bakit, pero talagang, ayan. Tapos, ito mga kabayans ay, ano naman, solar. Solar yan. So, dito sa suburb na ito, meron silang home energy rebate program. So, kung nagawa mo lahat ng mga requirements nila, ay bibigyan ka nila ng $10,000. So, punta tayo sa isang developed na suburb dito sa Australia. Tignan natin yung, papakita namin sa inyo yung, ano nila, suburb. Ginagawa pa sila. Uy! So, dito, meron ding mga iba't ibang types ng bahay. So, meron silang mga units, apartments, ayan, ginagawang units. Ang maganda dito sa location ay malapit sila sa school. Dahil yung suburb nila may school, lalakarin mo lang. So, napaka-convenient, diba? Ayan, mga units, townhouses. Ayan, tapos may katabi silang, ito siguro parang unit na. Townhouse, hindi ko sure. Nagawa. Ganda rin, no? Importante ang bahay. Yung importante, yung nasa loob ng bahay. Wow! So, nandito tayo sa swing. Yuhu! Shoutout muna tayo. Shoutout kay AJ from SG. Hello! Hello! Ingat palagi! Thank you for watching always. Keep safe. Tsaka thank you sa mga nice comments. Yeah, hey! So, that's it for today's vlog mga kabayan. Sana na-enjoy nyo. Nag-enjoy pa kami dito sa swing.
So, sa mga susunod naming contents, no, sa future, sana ma-share namin sa inyo yung journey namin sa pagpapagawa ng bahay. Tsaka, yun, sa journey ng buhay. Wow! Samahan niyo kami ha, sa aming mga adventures. So, that's it for today. See you soon, soonish, on our next vlog. Enjoy life. Bye-bye. Thank you sa lahat ng mga nanonood. Bye-bye. Oh, nahihilo na ako dito. Close pa na yung vlog. Whoa.